So, ngayon, ikakabit ko na po si pressure cuff. So, hello guys! Kamusta po kayo dyan? And welcome sa aking channel, Mark Vincent Mendoza. And please do subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Today, I'm gonna teach you how to get a blood pressure using a manual BP apparatus. First, i-introduce ko muna kayo sa ating equipment or medical equipment na gagamitin para sa video na ito. Kailangan natin ng two medical equipments for getting the blood pressure. Ito po ay ang stethoscope at ang blood pressure apparatus or BP apparatus. I'm going to name the part of the stethoscope. The first part will be this one, the air piece, the chest piece, the tube, and these two, the diaphragm for high pitch sounds and the bell for the low pitch sounds. Ngayon naman po, i-discuss natin or i-name natin yung mga part ng BP apparatus. First is the pressure cuff. Ito tinatawag na pressure cuff. Ito po yung ikinakapit sa upper arm natin. At dito po tayo nag-i-introduce ng air para magkaroon tayo ng pressure sa upper arm natin. Ang pangalawang part is ang kanyang bulb. Ito po ang sinisqueeze natin para mag-introduce ng air sa pressure cuff. At ito naman po ang control valve or the pressure control valve. Ito po yung nagko-control or nagla-lock or nag-release ng air to and from the pressure cuff. At habang kinirelease natin ng air, dito po tayo tumitingin para ma-determine natin ang systolic and diastolic pressure. Kung paano naman gamitin ang BP apparatus or blood pressure apparatus. So, meron po dito ang arrow, makikita nyo. Kung makikita nyo po, ayan. If you are using your left arm, dapat dito po nakatutok or naka-align yung brachial pulse nyo po. Kapag dito naman naka-align ang brachial pulse nyo, ito po ay ginagamit for the right arm. Okay? Ang brachial pulse po ay nandito po banda. Mas malapit po siya sa inyong katawan. Hindi po doon sa labas. Hindi po rin sa gitna. Nandito po siya sa gilid na malapit sa inyong body. Okay? So, gagamitin ko yung right arm ko. Ikakabit ko na po si pressure cuff. Tapos, ile-level natin yung arrow na to na nagsasabing right arm dito po sa brachial pulse. Tapos, ihigpitan po natin. Huwag naman masyadong mahigpit at huwag naman po masyadong maluwag. So, tamang-tama lang po dapat sa circumference ng iyong arm. Kung masyadong malaki yung arm ng pasyente nyo or ng client nyo or masyadong maliit, kailangan din yung cuff nyo ay maliit din or malaki. Kasi may sizes din po itong cuff. Ito, regular itong size. So, hindi siya pwede sa malalaki yung arm talaga. So, ikakabit ko muna po si stethoscope. Ayan. Ilalagay ko na po si diaphragm doon sa aking brachial pulse. Ayan. Okay, introduce lang po kayo ng air hanggang 200 or 180 to 200. Then, unti-unti nyo pong i-release at pakinggan ang first tunog.
First sunog niya is 120. Last sunog niya is 70. So, ang first sunog ay yung nagsisignify or nagtumutukoy ng systolic pressure, that is 120. At ang diastolic pressure naman po is ang diastolic pressure naman po ay 70. So, ang BP ko po is 120 over 70 millimeter per mercury. Okay po. Yun po ang pagkuha ng blood pressure. So, yun guys, yung mga ginamit ko palang blood pressure apparatus ay binili ko po ito sa Watson's. Siguro mga 300 to 400 po ito. Nakalimutan ko na po yung exact price pero nandun lang po yun sa range na yun. Yan, Blue Cross. Maganda po siya. Maganda po siya ang BP apparatus. Affordable pero maganda yung quality niya. At may kasama po siya ang stethoscope pero hindi po ito yun. Hindi po ito yung stethoscope. Ito po kasi mamahalin po talaga ng stethoscope na ito. Litman quality, okay? Basta Litman na stethoscope, ayan po yan. Ayan. Yan po yung kanyang logo. Kapag nakita nyo po ito, ito po magandang quality po talaga ito. Okay? Yan ha, libreng commercial na Litman ha, tsaka Watson's, okay, free commercial na yun para sa inyo. Yan, si Blue Cross. Okay? So, yun. Ang mga ginamit natin. At hindi po nila to sponsor. Wala po silang sponsor dito. Gusto ko pala pong i-promote si DMCI Homes Condominium. Kasi po may bago po kaming na-launch na condominium sa Pasay City. This is along Dominga Street. Pasay City, malapit din po ito sa Taft. Ito po si Aston Residences. Isa siyang modern themed na condominium. One high-rise condominium. Very hot project ng DMCA Homes ngayon dahil sa kanyang location. Okay, kung gusto nyo pa po ng ibang details about Aston Residences, you are free to message me on Facebook. Mark Vincent Mendoza, DMCI. Yung mark ko po is C. You can message me directly to my number 0916-6162573. Using that number, you can also contact me in Viber and WhatsApp. WhatsApp, man. If you want me to send you details, please text me or message me your email address. Kung gusto niyo naman po ako i-contact sa email address ko, my email address is dmci.mvmendoza@gmail.com. Okay. Ngayon po, yun, kung gusto niyo magpa-site viewing any project po ng DMCI Homes, pwede ko po kayong dalhin doon at i-site viewing for free. Yung aming signature design na Lumivent technology, gustong-gusto ko pong ipakita po sa inyo na napakaganda, sobra po. So, hanggang doon na lamang po ang aking vlog for today. At sana may natutunan po kayo sa pagkuha ng blood pressure kasi very important to guys. I'm Mark Vincent Mendoza, property consultant of DMCI Homes. Bye-bye!